maging maging consistent lahat. So ang gamit namin PWA. Ayan, may meron din kaming React Native. So pero sa amin 'yun, hindi ko rin sure sa ibang companies. So ano talaga, case to case basis lang talaga. Marami kasi nito. Maraming factors sa pagpili ng technology ng isang company. Lalo na sa mobile technology, tinitignan din yung population ng developer, ng community. Kasi kapag maraming developer na gumagamit na ito, masigla yung community. Maraming supply ng developer, mas mura, it's safe. Hindi, hindi madaling hanapin. Hindi madaling hanapin. And mas madaling hanapin. Yan, mas madaling hanapin. So, So tignan nyo na lang sa ano. Tignan nyo na lang sa CG. Ganun din. Kasi we're moving to mobile yung mga ibang apps namin. Eh, syempre, instead na mag-hire kami ng native guy na maggagawa ng iOS, ng Android, eh, lahat naman kami marunong mag-JavaScript. So, out kami sa mga JavaScript frameworks. So, right now, sa React Native kami. React Native. Ako yung gumawa ng research ng iba't ibang framework. Although, with the help of my best friend, ChatGPT. Pinagawa ka ng pros and cons. Tapos, sinerge ko manually yung mga community kung gaano ka-active. Yung native script, sobrang pangit ng community. Parang patay na community yung native script. So, yun. X na yun. Basta ganun. Depende, yun. Sinabi ni Dave, depende sa factors. Yun. Ang nangyari lang sa case namin since majority kami JavaScript. Nag-opt-out na agad kami sa JavaScript framework. Tapos, naghanap na lang kami ng framework na mag-work sa amin. Which is yung React Native kasi yung mga kailangan namin kaya niyang support. Okay. Share ko rin pala. Share ko rin, sorry, nalimutan ko yan. Nag-join, bago ako makapunta dito, nag-join din pala ako ng startup company. So, medyo starting pa lang talaga sila noon. Para silang Uber or Grab pala sa atin. Grab Food. So, ayun. May bago silang mobile app. So, tama. Yun sa same sa sinabi ni Jess. Bago kami pumili ng technology noon, is ang dami rin namin pinag-isipan. So, talagang in-stock namin yung mga frameworks kung okay ba. Like, for example, si React Native. Sa mga ganitong feature na kailangan namin, meron ba siyang library na or yung library na yun is active ba yung community or yung nag-maintain nun? So, yun, major, ano talaga yun? Isa sa mga major talaga na factors talaga kapag pipili ka ng technology. So, number two is yun, yung portability niya. Yung kung kanyari, mobile to, kaya ba to sa iba-iba pang platforms? Tapos, yun. Number three is, yun nga, maintainability din ng app mismo. So, madali ba siyang matutunan ng mga developers? Siyempre, ano din yung budget nila? Medyo limited pa nung time na yun. So, yun din yung mga factors. So, depende din dun sa company talaga mismo. So, marami talagang factors yan. Meron pa, yun nga, yun sa mga change management pa nila. So, kunyari, may case na mas malaki yung kailangan na pala nila is yun. Inaano talaga nila. Marami talaga silang tinitake into consideration. And, i-add ko lang, hindi porket nakapili na kayo ng technology for mobile, for example. And, yun na yun forever. Ibig sabihin, kailangan open pa rin kayo for change in the future. Kasi, ang technology, pwedeng mamatay yan anytime. Yeah. So, kailangan yung pipili kayo pero handa pa rin kayo for any possibility na. Kasi kapag lumaki yung company niyo, nag-scale yung business niyo, minsan yung technology na pinili niyo yung una, hindi na kayang i-handle yung scale ng business. So, kailangan open pa rin. Yung iba, nagsimula sila sa hybrid. And nung lumaki yung business nila, kailangan na natin mag-native. Kasi kailangan natin ng matinding performance. Mm-hmm. Yeah, tama yun. Yung iba ganun. Nag-native na kasi matindi na yung kailangan nilang
a solution or performance specs. Nice, thanks. Thanks, Dave. I think inon kasi last question na yun eh. Sakto, 3 o'clock na here. So there, 10 the evening na, sakto, no? Okay, so yung ibang question, siguro halos lahat naman nasagot, no? Sagot natin lahat, paulit-ulit lang din. So i-playback nyo na lang yung ano, yung iba, no? Pwede nyo itong pakinggan. May isa rin video na recorded, ipopost din namin yun. Ito, thank you kay Rem, kay Jess, kay Seiji, kay Dave. Si Ivan, ano to? Question ba to? Ano? Like, thank you. Hello, sir. Pwede lang, sir, magtanong last question? Yes, sige. Last sir, last na po. Ask ko lang, sir, kung may mga employer ba na nag-offer ng work from home from Philippines din sa sahod ng mga dollars po. Possible po ba yun? Meron yan, pero I think majority US-based. Dito kasi sa Norway specifically hindi nila ginagawa kasi yung mga tax conflict sa tax medyo magiging complicated yung processing ng tax. I think that's one of the main reason dito sa Norway specifically, pero ewan ko sa ibang countries, pero I think that's most commonly sa US. I think yung ganyan na setup na mag-hire sila sa Philippines tapos hybrid lang. Yung isang part-time ko before, LinkedIn lang din, tapos US-based. Work from home siya. Yun. Sa case ko naman, Australian yung employer ko. So, may gagawin lang na may pros and cons, hindi ka protected, wala kang, syempre, hindi ka full-time employer. Ay, employee nung employer. But, pwede. Sa akin, madalas yan, same time zone kasi syempre habulin nila yon. Australia, New Zealand, Japan, China, may nag-hire din doon. Siguro, even South Korea. So, posible yan. Tapos ano lang, Noreb, ang ano mo lang, government mandated, manual, ikaw na. Yeah. Ikaw SSS lahat. Ikaw lahat lang ang matrabaho doon, SSS pag-ibig. Siyempre, it's up to you kung ayaw mo kumuha, no? Pero that's your benefit kasi yan later on sa buhay mo eh. Ngayon, di mo maiisip na hindi siya importante, maghulog ka SSS, na yung maghulog ka pag-ibig, feel. Tapos later on, pag kailangan mo, tsaka malang importante. Maha-hassle nga lang pag personal. Pero yung iba ginagawa ito, nag-hire ng personal accounting, not sure. Yeah, possible yan. Okay. Or i-register mo yung sarili mo. Business. Yeah. Tapos yun, kailangan mo na mag-hire ng accountant kasi ma-hassle masyado sa'yo na kung ikaw pa mag-asikaso nun. Mm-hmm. Nice. Nasagot ba, Ivan? Okay naman? Yes, sir. Thank you, sir, so much. Thank you po. Ano ko lang dito sa, nung napunta ko dito sa Netherlands, na-let go ko yung isa kong freelance kasi sobrang, at least sa napunta ko, sobrang competitive, sobrang ang taas ng expectation, tapos sobrang nakakapagod, iba yung stress level. Na pagdating ko sa bahay, kaunti na lang yung energy ko para gawin yung freelance hanggang sa dumating yung time na nilet go ko na siya. Dave, ikain na lang natin yun. Kailangan natin. So, masarap kayo. Next week. Next week. Sarap na pagkain na lang. Stress eh. Punta na lang ng Amsterdam. Kain inom, no? Kain inom. Next second, virtual inuman. Well, sige, dito na nag-end yung Q&A. As anything, no, about working abroad and migrating. Nasagot naman lahat, I think. Hindi, na lang, ng version. Ano pala, i-shoutout pala ako, sorry. May soon to joining na sa atin as OFW. Si JP, taga Angular Philippines. Congrats. Yun. Pati ba naman si JP? Oh, congrats. Ano ba 'to? Para boom ang Angular na dinala niya. Sabi ko may referral bonus idea. Angular PH, Angular world na kami. Ano lang 'to? Asia lang ako. Say it classify your resume.
Are, okay, si JP. Asia sa'yo, ay Singapore. Congrats, congrats. Grabe ka, iniwa mo na Angular Pitch. Alam mo tayo, hindi. No? Angular worldwide. Pinag-uusapan lang nung isang araw, eh, mga kasama nyo, oh, iniwan kayo, siya pala, eh. No? Di nyo alam, nasa isip ni JP, ako rin. Nag-a-apply na pala. Kasunod na pala. Super biglaan, di ko din ina-expect na ano, ganun kabilis. Parang 2 weeks lang ata ako pre-nasis. Tapos na yung ano, working visa. Ano? Hindi, sanay na, no? Sanay na. Grabe, galing. Nag-aya din kasi ng Pilipino talaga yung employer niya. Lagi ko kausap si Jess. Ganda, ganda. About dun sa virtual. Ay, baka sabihin nila, pinapalayas ko kayo ng Pilipinas, ha? Si Jess lago yung ano, recruiter. Okay, good luck. Okay, in Singapore eventually. Good luck, JP. Magkanap-sanap ka pa ng ano. Kasi nabanggit namin yung pros and cons sa Singapore, no? Na hindi ka nila bibigyan ng citizenship. So, kung yun yung habol mo, yung mabago yung passport, kailangan mong lumipat din eventually. Kung hindi naman sa'yo importante yung passport na okay lang sa'yo yung sa Filipino. Or being Filipino pa rin yung passport mo or yung Filipino passport. So, pwede ka mag-stay naman ng matagal sa Singapore. So, stepping stone din naman yan eh, Singapore. So, baka eventually. Thank you. Okay, good luck. Yan, dito sa session for managing yung ano natin, live stream. Thank you para sa ano, sa oras. Pasensya, medyo umabol ako. At buti na isang. Sa tulong nyo. Thank you. Okay, sige. Sige, sana next year tawin ulit natin to or 2 years next year sana, no, after a year. Tingnan natin kung may nagbago na sa mga answer natin or sa experience natin for sure. Baka no? dumami na tayo dito. Oo. Oh, sige. Sana next year marami nang na-onboard na mga na tayo. Na-re-receivers. 100 na tayo mag-talk dito. Oo. Hey guys, thank you. Thank you again. Ano, thank you guys. Rem. Thank you. Thank you sa inyo. Ingat. Ingat.